Guys, thank you very much for the wonderful audience. Heartily welcome. Heartily welcome, my power partner, the legendary mentor, Sobel Mentor. I've learned so much from this guy. Heartily welcome, Vice President Francis Miller. Thank you, Doc. Palakpan natin our President and Visionary, Doc El Capanto. Yan ang dahilan kung ba't ganito kalaki ang M-Global. Diba? Ano yun? Hindi na nga ako gumagalaw kasi alam mo yun, energy sayang eh. Diba? Ilan ay nahihimatay sa inyo. Iba, tingin nyo sa akin, Manny Pacquiao na rin. Diba? May laban ako sa November. Pareho kaming P. Siya boksingero, pareho kaming P. Bilyonaryo lang, pareho kami nun. Pero daw boksingero. O tama na, save na energy. Una, kayo ba gusto nyo umaman? Kayo ba gusto nyo umaman din? Kala ko tong side lang na to eh. Of course, gusto nyo umaman, dapat ready kayong baguhin yung mga... Mami, ano yan? Kaya ayaw ko mag-showbiz eh. Dapat ready kayong baguhin yung mga ginagawa ninyo. Tama ba? Dapat ngayon pa lang ready na kayong i-embrace yung mga changes. Katulad ngayon, ito hindi ito nagagawa ng mga normal na tao na 11 o'clock, nasa seminar ka pa. Tama? Alam mo, iba sa inyo nalad ng teleserye. May nag-text nga ako, namatay na raw si, ano, sino ba yung namatay sa sir? Ayun, namatay na daw. Sakit. Gumanon pa sa text. Sabi ko, malay ko sa iyo. Diba? Anyway, I have to do this in English. Sorry, we're live pala worldwide. Hi, Canada. Yes! Hi, Timbuktu. May tao ba doon? So, anyway, sa mga ngayon lang nag-attend ng training, this is part of your, ano, ang tawag dito, sacrifice. Tama? Sabi nga nila, if you want to become successful, you have to pay the price. So, isa to sa mga ingredient kung gusto mo yumaman. Isa to. Tsaga, tiis. Well, anyway, yung education na naman natanggap nyo ngayong gabi, ito yung mga bagay na hindi nyo naririnig sa school eh. Lalo na pagkatapos ng college, after you graduate, you're on your own. Tama? And sometimes education stops. Kaya na-trap tayo sa isang bagay na ginagawa na natin paulit-ulit. For example, nag-empleyado tayo. Ayaw natin umalis doon kasi komportable ka na doon. Pero dahil gusto mo mabago buhay mo, kailangan baguhin mo yung ginagawa mo para mabago talaga yung resulta. Huwag ka mag-expect ng pagbabago na resulta kung yung parehan ginagawa mo, yun at yun pa rin. Tama ba? That's why we keep innovating, guys, for the past 7 years, no? Para makahabol. Ibig sabihin, kung ano yung latest, kailangan meron tayo, ano yung nangyayari, dapat updated tayo. Kaya napansin nyo, marami kaming kalaban, wala na sila. Hindi sila updated. Mga obsolete na. Pangalawa, yung mga product nila, talaga alam mo yun, malunggay, kamote, paano mo introduce sa ibang bansa yun? What's malunggay? O, di ba? Parang, what's kamote? O, di ba? Hirap sagutin kung Amerikano, di ba? Yung kausap mo. Di ba? Slash kamote, di ba? Parang, So, pinag-isipan talaga ang aim. Tama? Pangalawa, pansinin mo yung mga company na wala na ngayon. Yung mga may-ari, hindi kwapo, wala na. Talagang, factor yun, factor. Yung mo si Doc Ed, si FM, wow, wala na isusunod na speaker. Talagang, ayaw ko ba ba't nag-exist pa sila kasi? Sayang lang mga pera nila. So, ladies and gentlemen, we are just scratching the surface, okay? Our vision is not only in Ortigas, hindi lang dito sa Luzon, hindi lang Visayas and Mindanao. Kung may tao nga sa ibang planeta, we're going, you know, patay tayo ng corporate office dun eh, di ba? So, kung narinig nyo si Doc Ed, things are happening now in Nigeria, di ba? Things are, you know, we make things happen dun sa ibang bansa, no? So, ito yung leader. Napansin mo, talaga, yung leadership skills meron kami. Natural na. Diba, alam mo yun? Inborn, you know? Joke lang. Kasi panahon na ngayon, para ang Pilipino nasa tuktok naman. Tayo naman yun. Tama? Kasi iba't ibang company, pumupunta sa Pilipinas, 10 years ago, nasa ilalim tayo. Company from Australia, tunda dito, tuktok sila, ilalim tayo. Yung mga produkto galing sa ganon, kumpanya, malakas daw sa ibang bansa. Well, bottom line, nasa ilalim tayo. Isagaling natin mga opya at nag-i-improve pa. Di ba?
Pansinin mo yung mga walang laman ng isip. Minsan nagta-top 10 pa sa school. Minsan magaling mga ako eh. Tama? So basically, we copy and we improve. Tama ba? At saka mag-work talaga ang networking sa Pinoy kasi magsadya tayo. Alam mo yun, yung alam mo may bago. Huwag mo makikilig yung what? Diba? So dito yung network mag-work talaga lalo na sa Pilipinas kasi sadya tayong makwento at walang benefit. Tama? Nag-e-effort ka pero wala kang benefit. Sisira mo pa ng buhay ng kapitbahay mo. Tama? Imagine na lang ito yung kinakalat mo. Eh lalaki talaga. So tingnan mo ngayon, we're world class, we're ready. Tama? Ito lang yung mga lately na panahon napapansin mo. Dati, 10 years ago nagpunta ako ng US, yung mga kaibigan ko doon, parang wala lang. Inuman lang kami and then uwian na. And then, after 3 years, medyo masama na tingin sa akin. Kasi sila, tagal na nila doon, hindi sila umuwi sa Pilipinas. Kumandaan sila, nakikita ko twice a year. So, masama na talagang tingin sa akin. Ngayon, noong mga recent years na lang, talagang todo na talaga nagtanong na kung anong ginagawa namin sa Pilipinas. Bakit lagi kinak sa business class? Halos twice a year nandito sa US. Parang hindi nyo ramdam yung crisis. Sa inyo ba na may crisis pa sa inyo? Wag ganun pa sa amin. Sabi ko, alar, since birth meron doon kayo dito, di ba ngayon lang? O, di ba? Hindi sila sanay. Tayo, sanay na. Di ba? So, if you make it here, you can make it anywhere. Trust me. Sa hirap dito maging negosyo, mag-negosyo. Di ba napapansin nyo, misa may wina one-on-one kayo? 7980 lang puhunan, parang malabas na ilitik mo, hindi pa rin niya makumbinsin. Di ba alam mo yun? Tama, pinakain mo na ng donut, pinakape mo na, nalulok na niya, wala pa rin, pag-aaralan pa rin. Kung pwede, alam mo nung ako nag-network, pwede sabihin ko lang, pwede, alam mo, luwa mo muna, mukhang hindi ka interes na, sayang, di ba? Ibigay ko lang sa ibang prospect ko. So, ladies and gentlemen, Philippines is just your, ang tawag dito, training ground. Sabihin, ito nga yung ginagawa natin. Ito na yun. This part of your training ground. Kasi eventually, nandito na sa room yung next giant in N Global. Nandito na sa room. And this is how you gonna do it when one day your group become humongous like this. Ganito rin ang sasabihin mo, ganito gagawin mo. Kasi the earlier that you become independent, the more na mas malaki ang chances mo maging successful na maaga. Kasi kami, nung kami nag-network pa, talagang we operate our business as if kami may-ari. Hindi na namin ginugulo yung mga may-ari ng company kasi yung concern, pagdating sa akin, patay na. Pag may problema, sa akin pala, may solusyon na. Hindi ko na binibigyan ng problema yung dating may-ari ng company yung pinupuntahan ko. Hindi na. Kaya yung may-ari, nalileverage na yung sarili niya. Mas naiisip niya yung mas malalaking picture. Ganun ako mag-operate ng negosyo ko dati. I think, I walk as if ako ang may-ari ng company. And yet, lumaki yung grupo ko. Eh, ito pa kaya natutuwang akin yung company? Diba? So, may na-practice ka ako doon bago pala ako nagtayo. Kaya kayo, huwag na kayo magtayo. Kasi ko, i-discourage kayo, mahirap. Okay, lalo na kung mga ganyan yung mga kasama nyo, titigas na ulo. Diba? Na-joke lang. So, ladies and gentlemen, for the past 7 years, yung mga usapan natin na nakikita ninyo ngayon, ito yung mga forecast namin noon pa na dapat mangyari sa 2015. Dapat siguro naisip namin na alam nyo, sa 2015 may kumikita na 1 million, 2 million. Yun yung forecast namin. Kasi hindi namin alam, pare-pareho kami bago dito sa hybrid marketing. Hybrid ang tawag dito eh. Lahat kami first time, lahat kami wala kami hands-on. Kasi bago, siyempre pag ikaw una, ikaw talaga yung bago. Tama? Wala naman kami kinokopyahan ganito ang marketing plan eh. Wala eh. So kami una. So hindi namin alam kung ano yung maximum na pwedeng kitain. Tama? At magkano at kailan nila i-enjoy yung ganong kalalaki. Piruin mo, 2012 nangyari na yung ini-imagine namin sa 2015. Lumabas na. At ang benefit, yung mga tumaya. May naintindihan nyo? Pero mas magbe-benefit kayo kasi mali nila, hindi nyo nakukopyahin. Mga nauna. Tama? Kaya kung narinig nyo may kumita ng 30 million dito, 5 taon lang, well, normal na dito yun. Ba't parang hindi kayo sanay? Masanay na yun ang million yung pag-uusapan, ha? Ano gusto nyo? 30 pesos? Parang natagal kaya kayo ng 11 o'clock kung yan ang pag-uusapan. So may kumita na 70, may kumita na 80 million. So ladies and gentlemen, yung buhay na naghihintay sa inyo, alam nyo na ngayon eh, kung gaano kalaki. Kasi mga buhay ng mga top distributor na nandito ngayon, ganyan din sila dati. Ang difference lang, may chance kayo mag 7 accounts agad ngayon. Gaya nila noon, wala pa silang ganun. Oh, may mali-mali yung mga structure nila eh.
papasok na isang account, nakapag-record dalawa, di kulong na, wala na, tapos na ang bilangan, diba? Eh, magbubukas na sa ilalim na, di magbubuhuli ng bagong grupo. Tama? Kaya would you believe yung top distributor natin na hindi sila direct sa company, nasa ilalim ba sila? Nasa ilalim yung mga top distributor, wala sa tuktok. Bakit? Kasi yung una, mali ang structure, pagpasok ng mga nasa ilalim, tama na yung structuring. Eh, nagbilangan na ng ilang taon, o ngayon, sila yung tama. Tama kasi structure. Diba? So, dun sa mga bagong ngayon, no, kung pinupush namin yung 7 accounts, kasi ang potential earning niyan, pag nag-max out yan, minimum 3M yan. Yun ang maximum nun. Minimum pala, sorry. Kaya kung hindi ka 7 accounts, ay hindi ka in. Okay? Tignan nyo, ha? Hindi ako kayo nag-sample, ha? Di ba sumusunod yung camera? Okay, no? So, wala. Ako susunod sa kanya. So, ito. For example, yung 01 account. Ito, i-google nyo rin ito, ha? Pag naglagay ako ng structure, ito sa binary pa lang, wala pa yung unilevel stair step, ha? Sa unilevel stair step, kita nyo ba sa likod ako? O kita nyo lahat? Okay na? Hanggang kalahati lang kaya ko, eh. Ito yung stage na nakadesign sa akin yan, ha? Kaya nag-adjust yan sa akin. Ayan, dapat mataas. Ito kasi, doon yun sa unilevel stair step, reorder yon. Sa structuring, tignan yung difference, ha? Huwag na tayong magtugtong ng dito. Dito lang muna. Stop na natin dito. Di ba ang direct referral nyo, 500-500? Magkano kita ni 01? 1,000. Magkano yung matching bonus niya? Sa ano ba lang, binary? Magkano yung matching sales niya? So, 1,500, and 1,500. So, meron siyang 4,500 sa pairing, right? Matching. Di ba yung 03, ikaw din yan? So, magkano direct referral niya? 500, 1,000. Ang pair niya, 1,500. So, dito pa lang, meron siyang 2,500 at meron din siyang 5,500. And take note, si 02, ikaw din. So, meron ka additional na 2,500. Ngayon, maliit lang yan. Pag tinitignan mo, kasi 5,500 lang yan eh. Pero, pag ito dumami, lumaki. Dami yan eh. Yung 5,500 mo, pag may diferensya ng tatlong 0, iba na yan. Magkaiba na meaning yan. Naintindihan nyo? Ito hindi nakita nung mga nauna, kaya ito yung mga mali nila. So, akala nila pwede na isa. Pero nagkabilangan na ng maraming downline, nung lumabas na yung mga magagaling sa ilalim, dumami na, humita sa ilalim. Kasi halimbawa, na-sponsoran nyo ako dito sa ilalim. Halimbawa, sa kabila mo si Doc Ed. Ay, baliw, no? Tapos dito si Sir John. Ha! Grabe, no? Mangarap ka na, di ba? Pag yan ang downline mo kami, siyempre, pa-flash out ka namin araw-araw. Tama? Oo, twice a day pa kung gusto mo. Okay? At hindi ako papayag na ako yung weak leg mo. Kailangan ko yung strong. Ayoko na binabantayan yung production mo. Gusto ko limitless ako. Tama? Ladies and gentlemen, darating yung time, pag tama yung structuring ko, at ikaw isa lang yung binuksan mo, you're gonna end up, ito lang, wala na yan. That's it. Pero imagine ang 7 accounts, 8 lang yan eh. 8 lang nakakilala. Yung 8 na yan, pag yan kumita at minonitor mo yung mga production yan, pag dumami ng dumami at kumita yan, hindi mo maawat yan eh. Tama ba? Just imagine ko, ikaw lahat to, lahat yan sa'yo. Eh kung lalagyan ko ng tatlong zero yan, lahat yan sa'yo. Pero kung isang account lang, hanggang dyan ka lang. Pero pareho lang yung effort. Yun yung sinasabi ko. Okay? So, dun sa mga nauna na nagkamali, na nagdugtog sila dito lang sa ilalim, siyempre magbubuka ulit ng bagong group. Pero hindi ko sila ma-blame kasi nung sinabi ko, bukas, mag-akot na kayo, nag-akot naman. Yung hinakot, nagbayad din. So, wala na, nakulong talaga. Umagawa pa lang siya ng paraan, pangalawa account niya, may laman na, di ba? So, marami na kaming cases na ganyan. So, pero okay lang din. Kahit one account lang kayo. So, sige, trabaho kayo na matindi. No? Kasi pareho rin eh. Matindi rin yung bibigay mo effort eh. Di ba? Pareho din. Ang multiple account, pareho lang effort, yung result, magkaiba. Pero kung marami kang account, yung effort mo ganun din, pero times 3 ka agad. Lalo na sa unilevel stair step. Kung may bumili na isang coffee dito, may kita to. Eh, ikaw lahat yan. So, pabayaran ka namin tatlong beses. Pero isa lang yung bumili ng coffee. Ganun yan. At kung ito nasa tuktok mo, syempre, babayaran din namin yan. Okay? And I've seen that happen, guys, kasi ako yung finance eh. I've seen check na nag-withdraw 1 million. May nag-encash yan, one time lang, 1.3. In-encash lang niya.
meron pa dyan isang distributor ang laman na account, ayaw niyang withdrawin, nasa 2 million na. Ayaw niyang galawin. Kasi may kinikita naman siya sa ibang account. Ang dami nilang pera. So, what I'm showing you sa mga nag-invest ng 7, no, hahanapin mo yung 8. Huwag kang maglalagay doon ng medyo alanganin. Ilagay mo doon yung 8 na salagang sa tingin mo gusto mo na makasama habang buhay. Kaya pipiliin mo talaga yung 8 na yan. Pwede mo rin tanongin, tamad ka ba? O, di mo, huwag mo siya ilagay. Di ba? Pwede mo rin tanongin agad in advance. Okay? So, yun yung beauty na structure ng 7 accounts. Okay ba yan? Ladies and gentlemen, may tarating na bakasyon na medyo mahaba. What I did, nung ako yung networker, no? Kagaya nyo rin ako, huwag kayo mag-alala. Pareho tayo. Pupuyat, mainitan. Saan, palakpak tayo ng palakpak. How I wish hindi magpalakpak yung katabi ko kasi may putok. Tama na, ako na lang, di ba? Parang, so, ganun talaga. Well, I used to work with, ano, ayoko nang panggitin sana, pero kasi pass na yun, eh. PLDT. Okay? Isa po akong engineer by profession, natapos ko po yun. And, siyempre, nung nag-empleyado ako, di ako masaya, eh. Kano sweldo ko? Wala pa 8,000. May kaltas-kaltas pa. Diba sa company nyo, may mga kaltas din? Minsan, mayroong may burol dun. May, alam mo, hindi mo makaano-ano, pero napakaltas yung sweldo mo. Diba? So, anyway, ladies and gentlemen, no, eye-opener talaga ang MLM sa amin because bukod sa breadwinner ako, first time ko marinig sa father ko, narinig ko sa bibig niya na, alam mo, anak, malay mo, dito mabago yung buhay natin. Wala dito tayo magkaroon sa sariling bahay, dito tayo magkaroon sa sariling sasakyan. First time mairinig ko yun sa father ko, kaya alam ko sincere yung ginagawa niya. Alam ko seryoso siya. And besides, nadalawa kami sa seminar room eh. Yung apat, di kang makilala. Basta ininom lang yung sesto, kinahin yung mamon. May pamamon pa kasing kumpanya na yun dati. Umihi, tumakas, hindi na bumalik. Nadalawa kami. Ladies and gentlemen, after the seminar, may nagsalita eh. High school graduate, doon ako na-challenge. Pero sabi niya, ang desisyon, pag nag-decide ka, kailangan hindi yung 50-50. Kasi alam ko may ibang okasyon, so magkita tayo. Mas importante, isama mo yung misis mo, magdalawa kayo magkasama. Kasamahan ko kayo. Pag nagustuhan nyo, pagtulungan natin, pag hindi, hindi tuloy ko. Diba? Pag sinabi, eh, diba piramide niya yung mga nauna yung silang yung mayaman? Eh, diba Hello, Prada? Eh, diba hindi kuli niya yan eh, baka hindi diba daming mga excuses para ayaw nila tingnan yung opportunity mo, diba? Dapat ikaw mo ng issue. Sa mga ganyang mga sagot, dapat ang sabihin mo, ah, yan din ang nararamdaman ko nung una. But then I realized, nung pinag-aralan ko, hindi pala. For example, sabihin niya, eh di ba pyramiding yan, yung nauna siya lang yung yumayaman. Yung nasa huli, sila na yung huli. Hindi na yayaman. Sabihin mo isa lang, yan din nararamdaman ko nung una. Pero nung pinag-aralan ko, I then realize, ang top distributor pala nasa ilalim. Yung nasa tuktok, hindi nalampasan niya times 2 pa yung kita. Eh hindi ko linya yan eh, paano ko magsasucceed dyan? Yan din ang nararamdaman ko nung una. But then, kailangan ng system ka kasi. Alam mo yun? But then I realized, nung pinag-aralan ko, pag gusto pala may paraan. Siyempre, since libre naman yung training, pwede ka umatendo ha, po ato po sawa. Tama? Eh, sabi nila, mahal daw yung product. Ano sagot? Yan din ang nararamdaman ko nung una. But then I realized, labas mo agad yung C247, tama? O subukan mo nga bumili ng prutas na 12, tsaka gulay na 12. 50 pesos bibigay ko, makakabili ka ba? Hindi. O ayan, di na mo. 30 plus pesos lang. Meron ka nang 12 fruits, 12 mushroom, 12 digestive enzyme, di ba? Kaya, pwede ka bang bumili sa palengke ng, ano, ng 50 pesos budget mo? Bili ka ng 12 na prutas, kaya sa payor? Hindi eh, no? Pwede ba sabihin, ano, pabili nga ng grape? Kaya nga walang S eh, isa lang binibili ko, di ba? Parang labo, di ba? Pag piloso po kasi minsan ang pasok, minsan pati ikaw, nagigiba na yung foundation mo eh. Dapat hindi, piloso po ka din. Kasi wala sa kanya yun eh. Once na piloso po ka ng kamag-anak mo, o kapitbahay mo, o anon,
the moment you step 2 meters away from that guy, wala na sa iyo kanyang issue yun. Sinabi lang niya yun kasi masyado kayong komportable sa isa't isa. Kaya ang gawin mo, matras ka rin ng 2 meters tapos kalimutan mo na rin sinabi niya. Break even na kayo nun. Ikaw naman, dalawang araw hindi ka pa nakakatulog, di ba? Pero sa kanya, wala yun eh. Tuloy pa yun na ginagawa niya, di ba? Ikaw naman, pasok na pasok. Oo nga, hindi ako maging successful dito. Sabi niya eh. Siya na, ikaw naapektuhan, tama? Pero sa kanya, pag move niya ng 2 steps, wala na sa kanya yun eh. So don't take it personally. Gawin mo, move back 2 steps. Reset. Okay lang, si prospect kita ulit next year. Di ba? Kasi pag sinabi niya, may tumanggi sa inyo, tandaan niyo, pag tumanggi sa inyo yung prospect mo ngayon, ibig sabihin may naka-reserve na prospect kayo next year. Reserve lang siya. Kaya ang gawin, makatawin mo ulit. Damihan mo na kausap. Tulad ngayon, Ondas, andun lahat yan. Okay? Kausapin mo, pero curiosity lang kasi nandun sila para magturo ng kandila, hindi para magpa-OBB. Okay? So, mo lang invitation lang yung lugar na yan. Ang pangit kasi panagbibilog-bilog ka na, so lahat nagdadatingan na. Uy, may bagong patay. O, di ba? Pangit. Mo lang invitation lang, ha? Kasi yung nangyagawa ko noon, nung ako networker pa. Eh, wala akong timing. Di ba may ganyan pa? Yan din ang nararamdaman ko noong una. But then I realize. Totoo naman, ako part-time ako eh. Okay, part-time. Tama? So pag gusto kasi, may paraan. It's a matter of time management. Paano ba pinapriority yung pangarap mo? Yun lang pinagkaiba. Kasi pag pinaprioritize mo yung pangarap mo, lahat ng mga maliliit na excuses mo, kung successful, ibig sabihin, nawawala na yung na-demotivate ka, eh, bumalik ka lang dito. Kumbaga, ito yung injection mo. Nawala ka na ng gana ulit, medyo nawala na naman yung power-power mo, nawala ka na naman, lobat ka, punta ka lang dito ulit, mag-recharge ka. Nahirap talaga yung master ng emotion kasi tao tayo eh. Kinausap mo isa, akala mo sasama. Kasi mas mahirap pa sa'yo. Na pala, philosopher din, di ba? So excitement mo, sumasabay yan sa belief level mo, bumababa yan eh. So kung yung belief level mo medyo mababa, mag-a-adjust yung excitement mo, ano yung level ng belief level mo. Kaya dapat yung belief level mo mataas. Para excitement mo, kahit nagsisiso, excited ka ngayon, kahit hindi. Pero yung belief level mo palibasa mataas, mag-a-adjust yung barometer ng excitement mo kung saan yung belief level mo. Ahabol yan lagi ulit. Kaya mas okay pa yung mas malalim yung belief niya na yayaman siya. Kaya sa excitement, excitement lang. Kasi mababaw yun. Madulas lang yan, sasabihin niya, ayaw ko na babalik dito, diba? Diba? Pero papaglabas na dito, grabe, yaman tayo. Yes! So, nadulas. Tama? Eh, may magsasabi pa, yan ba yung building sa Ortigas na may elevator na paakyat? Siyempre, lahat naman ng building may elevator. Diba? So, eh, palibas sa lack of knowledge ka, sasabihin mo, oo nga, yan yun. O, di pare-pareho na kayo. So, tandaan yung mga pagsagot. Now, yung mga pagsagot na yan, hindi na yan alam ng mga grupo nyong papasok pa lang eh. At least narinig nyo na sa akin ngayon. And once and for all, yan din ay babagsak nyo pag kayo-kayo na nagtatrain sa grupo nyo. Tama ba? Yan ang gusto nilang marinig sa inyo, yung mga basic skills na yan eh. Tama? So, and then, pangalawa, no, try to build relationship sa mga kahit customer nyo, kahit sa mga downlines nyo, at sa mga future leaders ninyo. Kasi yung kayo mismo, hindi nyo alam na yung leader nyo, baka katabi nyo na eh. Hindi nyo alam baka existing line nyo na akala mo filosofo na ang tagal-tagal kumilos, wala pinag-aaralan lahat ultimo yung mga copyright system. Isang tuldok ng brochure. Nag-aaralan ko pa kung totoo itong may ganon eh. Alam mo yun, talagang pinag-aaralan talaga kung pinaamol pa yung papel kung saan galing. Yung mga ganon eh. Parang yung pinakamayaman sa Pilipinas, kung kilala nyo, si Henry C. Bago na bumili ng lupa yan, inaamoy niya. Parang may pagkaiba, di ba? Tapos pag hindi niya type yung amoy, hukay niya yon at bubuusan niya ng mabangong lupa. Ah, kakaiba sila, no? Imagine mo pag yan kinidnap mo, mahuhuli ka kagad. Kasi paano mo iurong dami-dami niyang pera? No? Si Henry C, no? Ibigay sa at sa'yo, huli ka rin eh. Paano mo iurong yung dami? Tama? Matitrace ka ka agad. Sinasay na lahat, o, oh, diba? Nataganang kapapatay.
ka. Kaya mahirap kidnapin yung mga ganyan eh. Tama yun, no? So, ladies and gentlemen, bukod sa basic yung tinuro ko sa inyo, importante yung relationship. And I believe yung mga nag-train sa inyo, yan, downline ko dati yung mga yan. Even Mr. John Aspirin is also my downline before. Pero palibasa, yung relationship na build, I help them grow, no? Kasama ko sila sa hirap ginhawa. No, I treated them as if they're one of my family. So, kaya nung nagtayo ako ng company, sila pa rin yan. So, ibig sabihin, for the next 20 years, sila pa rin yan. So, ang nabuo, hindi products, hindi points, kundi relationship. And you don't have to work again for the rest of your life. Okay? Kagaya nyo, mahirap maghanap ng kagaya nyo rin eh. Mahirap. Pero naniniwala ako, if you're talking with the right person, saying the right words, and you're already in the right company, konting time na lang kailangan mo. Ibibigay sa'yo kung ano yung nahanap mo. Konting-konti na lang. Kasi naniniwala ako pa nun, sa sakripisyo ka, diba? Ibibigay sa'yo yung mga tamang tao. Ibigay sa'yo, hindi mo akalain na baka mamaya katabi mo sa jeep. Di ba yung mga ganyan? Initian mo lang. Pero ingat sa pag-ngiti, baka akala, uy, halungin ka lang lumalabas, di ba? Ingat sa pag-ngiti, ha? Di ba, no? Dati, hindi ka naman palangit, eh. Kakaiba ang networking, no? Kakaiba, no? Dati, sungit ka. Tama? Ngayon, sa jeep, kahit natapakan yung ingroon mo, ha, plastic, eh, di ba? Dati, wag! Diba? Ngayon parang yes. Kaibigan mo agad eh. Tama ba? So yun na nga yun. Yun yung sinasabi ko na since you want to become successful, minsan yung mga bagay na hindi mo ginagawa, well, wala tayong choice, minsan gagawin natin. Talking to strangers is the hardest. Kaya kung ako sa inyo, don't put more effort on the strangers. It's a maraming time na nawe-waste. I would suggest pagkausap mo isang tao at hindi medyo sabihin natin busy pa ako ngayon, o sige, bago mo siya bitawan, hingi ka ng 10 referral agad. Pwede bang bigyan mo ako ng 10 referrals na sa tingin mo gading ko introduce yung product o yung business? So maglabas ka na agad ng notebook mo, hingiin mo na right away. Kung kaya naman at medyo maganda naman yung pasok mo at medyo ethical na hingiin yung number ng prospect, hingiin mo din. So nawala isa pero 10 pumalit. Tama ba? And your business become busier and busier. Tapos tawagan mo agad din yung binigay niya 10 kahit nandiyan pa lang siya. Tawagan mo agad. Kung nirefer ako nga pala ni Oscar, may negosyo kami pinag-usapan. Pag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Pag hindi, di ko. Ganun na naman kasi, tama ba? Okay. Panagkita kaya, sumali, tawagan mo ngayon yung nag-refer. Pag alam mo, may nirefer mo 10, sasali lahat. Anong desisyon mo? Sasali rin siya. Sabi next to me. Inunahan mo lang ng legwork. Nakuha nyo? Inunahan mo lang ng legwork na pinapakita mo na you're that supportive. Yung 10 naman, ganun din ulit gagawin mo. Pwede ba i-refer mo ako sa 10 ulit na kaibigan mo na pwede introduce to? Tama? Huwag mo na hintayin pandalin sa seminar room. Kung kaya mo rin lang i-explain doon, di ba? Huwag mo na hintayin, maiim dyan ka lang. Minsan delayed pa kasi 7 o'clock usapan, eh, naghahanap ng parking dito. Eh, alam mo naman, in global to, hala, ang dami nagkakakotse. Wala talagang parking ikaw dito. Baka kaya dito? May nakita ba kayong parking? Di ba wala? Sa akin pupunta sa galeriya. By the time dumating ka rito, 8 o'clock na, isimula na yung seminar. Tama? Eh, napaupo pa sa likod. Hindi niya na narinig. Tayo pa ng tayo yung kaharap niya. Lalong wala na. Tama? So, have the mindset of an independent distributor. Para dito pa lang, rough. Kumbaga, nabigyan mo siya ng briefing bago pa lang siya umatin dito. Dito parang confirmation na lang. Lahat pala na sinabi mo, nabanggit mo, nasabi mo na rin pala, nandyan din pala. Tama? Sabi mo na lang, sabi ko sa iyo, huwag ka na umatin din. Sumali ka na lang eh. So ladies and gentlemen, no? I should see you like 6 months from now sa mga bagong sale na a week pa lang ngayon or 1 month pa lang, 6 months or less, I should see you drive your own car na. Okay? Because kaya namin ginagawa to para mapastrack yung resulta nyo. And ang hirap kumbinsin yung mga kaibigan mo kasi inahanap ka resulta. Totoo lang, mga Pilipino talagang automatic yan. To see is to believe. Kasi totoo, mahirap ang buhay ito. Sasabihin mo, ikikita ka ng 1,000,000, di ba? Parang hirap, parang, ha? Ngayon ko lang narinig yan. Tama? So, hindi makarelate sa yung sinasabi mo. Tama ba? So, I would suggest, tuloy-tuloy yung effort mo, tapos i-reward mo yung sarili mo kahit pa unti-unti. For example, itong week na to kumita kang 10,000. Bili ka ng overwhelming na grocery sa bahay nyo. Talagang, di pa nasubukan nilang mag-ganong karaming grocery. Alam mo yun, yung supply for 1 year, bilin mo na, parang ganon. Diba?
dun pa lang makikita may changes sa ginagawa mo eh. Tama ba? Tapos, after a week, kumita ka ng maganda, bili, mag-start ka lang bumili ng pansarili mo, like magandang ball pen. Diyan ako nag-invest, mga ball pen ko, grabe, talagang gino-goal set ko lagi yan. Ang ball pen ko nun, Parker. Kasi ang hirap paghihingi ka pa sa kliyente mo, di ba? Parang, pera nga ng ball pen, tatay itong ball pen ko eh. Di ba? Payaman ka, tapos ball pen mo, nagtatay, di ba? Na ganun mo pa, yung pala, tatlong taon na wala nang, di ba? Talagang ugali mo manghiram, tapos hindi na magbalik. Tapos damit. Kasi first impression will always last. Lalo na kung yung prospect mo, nagdala na ng prospect. Hindi mo nakilala yon. Tama? E kailangan doon, you know, sharp. You look sharp. Okay? Tapos, na may masasanay ka na lang, ang nire-reward mo, kotse na. Na may bahay na. Wala na, sanay ka na eh. Tama ba? So, ladies and gentlemen, dito, unti-unti, magnify mo yung gusto mo. From ballpen to house, kaya dito sa Inglobal. Okay? Proven na yung system, nag-work, andito pa kami mayari, tinuturuan namin kayo. We're really taking care of the people that come to our organization. Bukod sa kumikita, tinuturuan pa namin paano kumita, tinuturuan din namin paano i-keep yung success nila. Alam mo yung low profile, mayaman, pero alam mo yung pag pumasok sa crowd, hindi mo alam, bilyonaryo pala. Parang ako, di ba, pag pumasok yan. So, yun lang tinuro ko sa inyo, no? What to do for the next itong week na to, kasi maraming bakasyon, no? Lumabas ka talaga. Hanapin mo talaga yung mga prospect, mga kaibigan mo, hindi mo na alam yung numbers nila. Makikita mo yan dun. Sa kahon. Ayun. Dun umahanap. Yan nga yung organization na mayroon pasukin eh, no? Kailangan mamatay bago maging member. So anyway, hindi ko na patatagalin. Our last speaker, kasi promise ko 15 minutes lang, napatagal yata ng 16. So anyway, tatlo kaming may-ari, tama? Pansinin nyo, kahit mag-market kayo, mag-shopping kayo ng mga company, seldom kayo makakita, even the president, may oras pa sa mga kagaya ng sisimula. Try to check mga corporate offices. Yung mga presidente, hindi naman mamimit at tuturuan kayo paano yumaman eh. Diba? It's hard to get an appointment, right? So, ako nga presidente namin dati, hindi ko nga nakita yun eh. Memo lang dumadating sa akin. Kulang na lang, lagay doon, you're fired. Diba? So anyway, hindi ko na patatagalin. Our one of the best, or sabihin na natin na ito yung tao, hindi ko alam saan nagagaling energy niya.